It contains a lot more lives because I'm... Hello, magandang gabi. For today's video, nagpatawag na si Babe ng doktor para pumunta dito sa bahay. May mga concern na itatanong lang si Babe sa doktor at para malaman o masagot, patawag kami ng doktor dahil sila lang din ang makakasagot ng mga itatanong ni Jan. Dito, sinabi ko kung anong oras darating ang doktor hanggang sa... Hi, Doc! Hello! Bella! Pasok, Doc! Hello, sir! Good afternoon! Good evening! Pasok po! Good evening! Dulag-ulag na yay ko, hindi na siya mag-ano. Sino? Kay Bella. At nagsimula na rin si Doc na magtanong-tanong sa amin. Yes, but no Doc? Fever. No. No fever. No. No cough and colds, nothing. Before, no, wala ang cough niya, di ba? Cough na yun, bumalik ulit. Pero hindi na siya yung gaya ng dati na talagang panay-ubo siya. Yung panay-ubo siya. Ngayon wala na. Ano niya yung TB meds niya? Tuloy-tuloy pa. Buti na. Ilang months na ngayon? April, May, June, July, August. Hala! 1 month? 2 more months? Two more months. 1 and a half. Ay, 1 and a half. Oh, you finished, babe. 1 and a half and you'll be graduating. 30 minutes. But I think you're very white, sir. Because I'm... What's the girls of this? Tinitake niya na mga gamot mo? Vitamins na lang. Ano pa to? Wala na. TB meds. Yung TB meds, tapos yung mga vitamins. Anong vitamins? Aspirin. Yeah. Yung binigyan mo na yung iron. You'll take it last Saturday night. Look at, what? No abdominal pain, diarrhea. Ibang magsabihin sa lahat ng mga. Yeah. I can see here your blood is very thick. I think it's not dehydration. You don't have enough blood flow in your brain, in your body, in your muscles. So you think it's your body is very weak. Fluids. I think you need more fluids in your body. Our body is composed of 70% fluid. It's very thick. It's very dark. Because of no water? Mm-hmm. No fluid? Any fluid? Much better if it contains electrolytes, the thing that you have to replace to your body. Pagkatapos si Doc tingnan si Jan, nag-prepare na rin ako ng kakainin ni Jan at ng anak ko ngayong gabi. Mga pala magiging ulam ni Babe at ng anak ko. At para matanggal yung mga tubig-tubig, kailangan ko lang itap-tap. And syempre, tapon! Para masarap, lalagyan ko na ng kaunting asin lang. Rock salt ang gamit ko. Kunti lang. So, lalagyan ko siya back to back. Para kahit papano may malalsahan sila. Paminta. Ayan. Kailangan magluto with love. So, tuwing magsasabi ang anak ko at saka si Babe, pati si Papa na masarap to ang luto ko, ang lagi kong sinasabi, syempre, cook with love. And ganyan lang, hayaan ko lang siya na magganyan. So, i-marinate ko muna siya ng mga siguro 5 minutes lang. Namin naman namin ni Papa ay ito. Charan! May natira pa na inihaw na isda at saka kangkong. Ginisa ko lang siya sa bawang. Ang sarap nito. Sarap. Itong luto lang ng kangkong, okay na ako, masaya na ako, good na siya sa akin. Pa mag-ulam ako ng kangkong araw-araw, walang problema sa akin. Mas ano kasi ako sa, mas gusto ko kasi ang gulay palagi. Habang nagmamarinate ako ng isda, umalis muna ako saglit para pumunta ng City Mall para bilhin yung mga gamot at yung iba pang pinapabili ni Doc para magamit ko kay Jan at mainom din ni Jan ang gamot ngayong gabi. Bili ko na rin ang gamot
tsaka ointment na kailangan kong bilhin. At nabili ko na rin ito. So, ito ang Charan! O, diba? So, ito ang para sa BP. Kailangan ko kasi ma-monitor ang BP ni John. At saka ito, oh, may free na siya na mag. So, kailangan ko i-monitor ang BP ni Babe araw-araw. Kaya, nag-suggest ang doktor na bumili kami nito. Bubuksan natin to para malaman kung nagana ba to. Gusto ko nga sana itong masubukan kung talagang nagana ba o hindi. Kaso hindi pwede dahil open to sold na sila. At wala akong choice dahil kailangan ko ito, binili ko na lang. Pero sana talaga ay gumagana para hindi masayang ang pera dahil kailangan din ito ni Jan. So, ito ang kasama niya. Tsaka ito. At syempre, ang ating instructions book. At may warranty. So, ito yung mug niya. Pangkape. O, diba? Ang ganda, oh. Parang thermos type siya kasi may stainless talaga siya. Talagang hindi lalamig agad-agad ang kape mo dito. So, ito siya. So, dito nga siguro ipapasok yung pag-anak. I-testing ko na yung simo, ah. Yamata-mata. Gani. Ay, dyan naman. Gawin pa na ako dyan, ah. I-testing mo lang. Sige. So, i-testing ko kasi to guys, kay Papa. So, may kasama na siyang battery. Kasi pwede kasi to dalhin sa travel. So, ito kasi disaksak. Kailangan makasaksak siya dito. Kaya bumili ako ng charger. Pero pwede din naman battery. Kapag sa travel, pwede to namin dalhin ni Jan. Tapos, ito lang yung battery. Pwede din naman na namin dalhin itong charger. Kasi binili ko na nga siya. So, let's open this one. So, ito siya guys. Ito ang itsura niya. Tapos, yung battery dito naman ilalagay sa likod. So, ito, apat na battery talaga dito sa loob. So, susubukan natin pareho kung gagana ba siya sa disaksak at saka sa battery. Tapos ito, isasaksak dito sa gilid. Ayan, ganito siya. Tapos, to start up, dito. Ayun, nagana siya. Ayun, nagana siya. Nagbabibrate siya. Ayan. So, sabi ng babae, titigil din naman daw to kapag na-reach na talaga ang blood pressure na normal. Nakuha mo na gamit. So, kung saan lang siya papatay. Connection mo na sa bala. Ano kaya ito? On. Naman na siya gahabok na siya kung isit mo. Uni man siya gahabok na siya. Uni man sa time. Okay guys. Okay, after 2 years of reading, makuha ko na kung paano ang ibig sabihin nito or kung paano siya gamitin. So, itong maliit na to na parang notebook or papel. So, ito siya kapag na lumabas na dito ang result, pwede ito siya pindutin ulit ng paulit-ulit para na ma-read ulit ang result. So, ganoon siya. Papa, come over here. Oh. Subukan natin kay Papa. Don't move, ha? And then, press start. Kaya ako na siya, ka-expand. Na, may stop na daw na siya. Gahabok na. Galaki siya, oh. Dito ang tanawaw. Na, stop siya, pila siya. Wala ta siya, wala ta.
bumababa nga ang number hanggang sa ma-detect niya talaga yung totoong result, kung ano ang result ng BP mo. Gaya dito, bumababa lang siya. Hahayaan lang namin na bumaba itong number. So may, oh, ayan o, 118, 71, and 70. At dahil nga first time ko gumamit nito, hindi ko alam na yung 118, 71, and 70. Ang ginawa ko, binasa ko na lang ulit ang manual. So 118 over 71 ang BP ni Papa, at yung 70 naman ay ang pulse ni Papa. So okay naman kay Papa. Pagkatapos ko sumubok kay Papa, sinubukan ko naman dito sa akin para malaman kung ilan ba ang BP ko. At take note, ang gamit ko dito ay yung battery pa lang, hindi pa yung disaksak. Hanggang sa... So itong lumabas sa akin, oh, 99.58 and 79. So mababa ang BP ko, ganon. Nag-search kasi ako, ang normal BP is 120 over 80. Pero sa akin ang baba. Ito talaga lumabas sa BP ko, 99 over 58. Medyo nag-alala nga ako sa BP ko dahil mababa. Kaya siguro minsan parang nahihilo ako, or kapag tumayo ako bigla parang naninilim ang paningin ko. Siguro dahil mababa ang BP ko. Pero iniisip ko din baka lubat lang ang battery. Kaya naman papalitan na natin at tatanggalin ko na ang battery sa loob. Ang advice nga pala sa akin, kapag hindi ginagamit itong machine, tatanggalin lang ito ang battery para hindi masira. Gawa nang nagmo-moist ang battery sa loob kapag takastak siya sa loob. So ngayon tatanggalin ko na itong battery at ipapalit na natin yung charger na disaksak. Mahaba siya. Maganda. Tapos, isasaksak ito dito. Tingnan natin kung gumagana. Ayun, nagana. Nagana siya. Diba, astig? Ito ang huling check ko ng BP ko. So ngayon, susubukan natin ulit. Gamit itong dikorente. Baka dito sa dikorente, maiba ang result ng BP ko. Ayun. Oh, kinabahan ako dun ah. Normal naman pala siya sa disaksak eh. 102 over 68. Okay naman. Oh, medyo na-stress ako dun kaagad sa yung di-battery. Tingin ko mas prepare ko yung disaksak. Or ewan lang, kasi yung battery kasi mukhang palubat na. Nakita ko kasi sa ano kanina, mukhang palubat na yung battery. Siguro sa battery lang talaga to, kaya mababa kanina. Okay siya, oh, natuwa naman ako. Ayan, oh, normal. Ang dami ko pa naman iniisip. Kahit na nag-aayos ako nito, ang iniisip ko, kaya siguro palagi masakit ang ulo ko, palagi akong pagod, pero kailangan magtrabaho, kailangan mag-ayos bahay. Yun ang iniisip ko. Yun, ay naku. Isaksak lang pala ang kailangan. So... ayun, gumagana. So, mamomonitor ko na ang BP ni Babe araw-araw. At wala akong masabi sa brand na Omron. Maganda siyang gamitin kasi madali siyang gamitin. At may kasama ring mag. Ayan, sila siguro to, yung sa Watson. Ang ganda. Maganda siya, nagustuhan ko siya kasi hindi na kailangan yung magpapampam, yung ganun-ganun na lang. Kasi ipipress mo lang dito, tapos kusa na itong maghabok. Hindi na siya kailangan i-ganon-ganon hanggang sa lumak ito kasi mararamdaman mo siya. Ang galing. Buti meron sa Watson kaya nakabili kami. So, ayan. That's it for today's video sa ating unboxing. So, gaya nga ng sabi ko, matcha-check ko na ang BP ni Babe. Konting-konti na lang maging clinic na tong bahay namin. Charo. Pero okay na rin, no? Kasi may mga idea ako sa mga ganito, no? Ang galing. Hindi ko pa ito nagawa sa buong buhay ko. Ngayon ko pa lang talaga siya nagawa. Pero ang galing, makes emotion. Parang
Proud ako sa sarili ko kasi nalalaman ko yung mga ganito. At least alam ko na ang gagawin ko kay Mama Papa, yung mga ganun. Nakaka-proud na, syempre ayaw ko rin gawin to kasi sa mga taong may sakit, may karamdaman, yung mga ganitong bagay lang, yung ganun, so halo-halo. Pero yun nga, machi-check na natin ang BP ni Babe araw-araw. Pagkatapos pag-unboxing, nilagay ko na nga itong kawali para magluto na ako ng kakainin ni Babe or uulamin ni Babe. Gamit ko nga dito ang olive oil, konti lang nilagay ko. Pagkatapos, kinalat ko na lang gamit ang spatula. Maya-maya lang, nilagay ko na itong isda. At habang nagluluto ko ng isda, nagbo-boil din ako ng broccoli. At ito na ang kakainin ni John. Isda na may broccoli, na may corn. At nilagyan ko lang ng grapes. Ang paggawa ko naman dito sa isda, nilagyan ko lang na ang konting sabaw. Si Babe kasi mahilig siya sa sabaw. Kaya may sabaw-sabaw ng kaunti. Ayan ang dinner ni John. That's your food, Babe. It's fish, broccoli, with corn and grapes. Grapes? Yeah. You like grapes? Some here, oh. Yeah. Right? I like grapes, but you need to eat them. Don't give it to me. It's here, oh. Just get some grapes here now, okay? Okay, let's eat. Rice ka saya. So that's it for today's video. Bye-bye.